Maraming maraming salamat, Amang Diyos na nasa langit, sa panibagong araw. Every gising is a blessing. Sama-sama po tayong lumapit sa presensya ng ating Diyos, magpuri, makinig sa kanyang mga salita, sa aral ng kanyang mabuting balita. Sama-sama po tayong magbukas ng ating espiritu upang iumna ito sa espiritu ng Diyos. Naghahanda ang Panginoon ng piging ngayon online. Nawa ang ating puso ay handang mabinhian ng mabuting balita. Lumapit tayo na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran. Sa ngalan ng Ama at na Anak ng Espiritu Santo, purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang iyong pag-ibig, ang iyong habag ay aming nararamdaman araw-araw. Sa lahat ng pagkakataon at panahon, ikaw lamang, O Diyos, ang aming minimithing makasama. Hindi lamang dito sa presensya mo sa araw-araw na aming buhay, kundi sa ipinangako mong buhay na walang hanggan. Ngunit kami patuloy na nagkakasala, patuloy ka namin nasasaktan sa mga pagkakataong kami gumagawa ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Nagkakasala kami sa mga pagkakataong hindi namin po sinusunod ang iyong kalooban. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama upang ang banal na Espiritu ay mapuspos po tayo. Ama, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Patid mo ang aking pagkataon. Patid mo po ang aking mga kahinaan. Bagkus nananalig ako, papalitan mo ito ng kalakasan. Nananalig ako na ang pagtalikod sa mga kahinaan ko at pagpunta sa presensya mo ay kalakasang maibibigay mo sa aking Panginoon. Ang iyong mga salita ay aking kayamanan. Ang iyong banal na Espiritu ang aking kalakasan. Ang aking Panginoon ang siyang nagbigay ng buhay upang kami maligtas. Every kissing is a blessing. Tayo po ay lumapit humingi ng tawad. Humingi tayo ng karunungan mula sa Panginoon. Kababaang loob. Lord, give me wisdom. Gamitin mo lamang akong instrumento. Instrumento ang aking tinig, ang aking puso, ang aking isip na magdaluyan ng iyong mabuting balita. Patuloy kang kumilos sa mga dati pong itulong. Ikaw may taas at mabigyan parangal. Ang lahat ng ito ay panalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo at sa tagumpay ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Diyos na buhay. Napakabuti po ng panahon at ng panahon ng Panginoon. At sapagkat ito, ibinigay niya sa atin ang October 15, 2023 at Sunday Gospel po ang ating pagninilayan sa araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita.
Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Amen. Ang talinghaga tungkol sa kasalan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli, siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sasabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaba naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, pinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya, sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng mga makikita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan. Masasama't mabubuti, anupat napuno ang mga panauhi ng bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. At nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasal? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So muli, welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang gayunin po ng Facebook Live na ito, ay ipalaganap ang mabuting balita araw-araw bilang pagkain nating espiritual. Kumbaga, napakadali nang ibahagi ang salita ng Diyos dahil meron na tayong tinatawag na fast technology. Meron na tayong mga social media, mga Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Kahit nasa bahay lang tayo, pwedeng-pwede nating i-share ang salita ng Panginoon. At yun naman po ang dahilan kung bakit po ako ay nag-Facebook Live ng Gospel Everyday is to share the Word of God. Dahil yun po ay utos ng Diyos hindi lang po sa akin, kundi sa bawat isa po sa atin. Na ipalaganap, gawing viral ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng social media. Napakadali na po. Hindi po kamukha ng panahon ng Panginoong Jesus. Wala po doon cellphone, walang wifi, walang internet, walang laptop, walang anong mga gadgets. No? Talagang manumanong lalakad sila, pupunta ng kabilang ibayo, sasakay ng bangka, aakyat ng bundok. Walang payong naka
chinelas lang siguro, sandalyas, mainit, para lamang makarating sa isang lugar at ipangaral ang mabuting balita. Amen? Kaya lang, the problem is, kung kailan naging madali para sa ating mga tao ang i-share ang mabuting balita, saka naman tayo tinamad. Kumbaga, iisipin mo, ang fast technology pala sa panahon na ito ay may advantage at may disadvantage. Yes, naging madali na para sa atin ang mga bagay-bagay. Ang mga pagbabayad ngayon is mga cashless na. Pag mayroon ka mga ATM, debit card, kahit wala ka ng dalang pera, basta may laman yung ATM mo, makakapagbayad ka na. Ano pa yung advantages natin sa panahon na ito? Yung dati, telegrama, aabutin ka ng isang linggo, isang buwan, bago mo matanggap yung kapiranggot na mensahe mula sa minamahal mo. Eh ngayon, isang pindot lang, video call, kita mo na kahit nasa ibang bansa, yung iyong kamag-anak. Amen? Pero bakit ganun? Parang nag-advanced technology tayo, pero parang nahuli. Na isang tabi ang Diyos. Dapat, habang nag-advanced technology tayo, eh dapat, inuuna natin ang Diyos na siya yung ating dalhin sa bawat isa sa atin. Na siya yung pinag-uusapan. Siya yung trending. Dapat ganun. Kaya lang mapapansin natin, ginagamit natin ang ating mga social media, mga TikTok, pero hindi nag-glorify si God. Kundi ang nag-glorify yung sarili natin. Amen? E samantalang ang bawat meron tayo ay pinagkakatiwala lang ng Diyos. Ang oras, ang talent, the time, the talent, amen, the treasure, pero hindi natin na-use yun kay Lord. Kaya nakakalungkot talaga na mas madali nang mag-share ng Word of God, ito ating ginagawa. Kaya kung ikaw ngayon ay nakikinig, lakasan mo yung ano mo, volume ng cellphone mo para marinig yung mga kasama mo sa bahay, ang mensahe, o kaya, i-share mo itong live na gospel na ito sa group chat nyo, sa timeline mo, sa kakilala mo. Ito yung best way to give thanks to God na, wow, nagising ako sa Sunday na to, sa October 15. Yung mga iba, October 15, nagigising sila for another day. Yung October 15, 2023, hindi na nagising. Namatay na. So, kailangan maging sensitive ang spirit natin. Amen? Kasi, lagi kong sinasabi, every day, every kissing is a blessing, and every day, meron tayong spiritual battle. Nakikipagdigmaan tayo sa masama. Kaya kung di tayo makakarinig ng salita ng Diyos sa bawat araw, amen, madali tayong mag-down sa mga tukso. Napakabuti nga ng Diyos eh. Hindi naman yun nire-require na makinig ka ng mabuting balita ng 24 hours. Kapiraso lang, kapiranggot lang ng oras na ilaan natin sa Panginoon. Lalo na ngayong Sunday, na ang Linggo para sa ating mga Katoliko ay araw ng pagpapahinga. Isang Linggo, anim na araw na tayong punong-puno ng kabisihan. Gayahin natin, no? Yung talinghaga ng mga nakaraan, ay yung mga kwento ng nakaraan na si Maria ay umupo sa tabi ng Panginoon upang makinig. At kahapon, no, kung marirefresh yung memory natin, ang gospel natin ay yung tungkol sa, alam mo yun, mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, kung nakikinig ka ngayon, praise God. It doesn't matter kung ano yung pinag-aralan mo, kung gaano ka nakatagal yung service mo sa Diyos, o kung ikaw ay no read, no write, ikaw, wala yan. Ang gusto ng Diyos yung puso natin. Yung puso natin ang tinitingnan ng Panginoon kapag tayo ay nakikinig. Paano natin masusunod ang utos ng Diyos kung hindi natin pinakikinggan? Amen? So, eto po ngayong gospel natin, Sunday gospel, ay napakaganda. Kung magninilayan lang po natin.
ang Panginoong Jesus, nung pagka may tinatanong sa kanya, usually sumasagot siya patalinghaga. Kasi yung talinghaga na yan, yun ay parang maiksing kwento na kakapulutan ng spiritual na aral o moral lesson, spiritual lesson, no? And madalas niyang ginagamit ang talinghaga kasi para medyo itago muna yung talagang katotohanan na masasakit, na makakasakit dun sa makakarinig. Lalo na yung mga pariseyo, mga iskriba, na talagang kapag siya'y nagsasalita, lagi nilang hinahanapan ng pagkakamali ang Panginoong Jesus. Pero yung mga totoong sumasampalataya sa kanila, sa kanya, naiintindihan yun. Diba? Para sinabi niya, halimbawa, ikaw, halimbawa, meron siyang body odor. Hindi mo naman masabi na diretso na, uy, may body odor ka. Hindi. Kumbaga, dadaanin mo muna sa magandang pangungusap. Pero doon din ang punta nun. Kumbaga, hindi ka brutal. Ganun ang Panginoong Jesus. Nagbibigay na siya ng mga kunyari, hari, kunyari, magsasaka, kunyari, bukirin. Pero meron yung spiritual message. Kamukha nitong talinghaga tungkol sa kasalan. So, ang sabi nga po dito, may kinuwento na meron daw po isang hari na naghanda ng napakalaking piging. At alam naman po natin, kapag hari ay talagang maraming pera yan, maraming kayamanan yan, magaganda mga damit yan, marami niyang mga alipin, talagang bonggang-bongga. Ako naman siguro pag tayo inimbitahan ng hari ng Inglaterra, no? Di ba tayo attend? So, ganyan ang hari sa kwento natin o sa talinghaga, no? Ngayon, bakit siya naghanda ng piging? Kasi ikakasal yung kanyang kaisa-isang anak na lalaki. So, sa atin nga lang, sa kasalan lang natin bilang mga Katoliko, kapag tayo ay maghahanda sa kasalan, talaga namang busy-busy yung bride, yung groom, invitation, ilang invitation yung gagawin natin, sino-sino ba yung mga i-invite natin, sino ang ninong at ninang, tapos ano pa yon, yung magkano ang budget natin sa pagkain, yung mga souvenirs. Alam niyo, sa totoo lang, bakit nagkaganito ang kasalan sa atin, no, mga tao? Para bang pabonggahan? Na, kailangan ba? Kaya tuloy, ang dami ngayon hindi nagpapakasal. Kasi iniisip nila, wala pa akong pera, kaya hindi pa ako makapagpakasal eh. Which is mali. Hindi po yun ang meaning ng kasal. Na, kakasal kayo, kailangan bongga o kailangan talagang ganito, ganyan. Pwede maging simple yan. Lumapit kayo sa pare. Ipaliwanag nyo na ganito lang po ang aming kakayanan, pero gusto po namin makuha yung blessing ng simbahan sa sakramento ng matrimony. Amen. So, andun ang pare, andun yung babae, lalaki na ikakasal, isang ninang, at higit sa lahat, nandun ang presensya ng Diyos, tapos ang kasal. Kain ng konti, kahit sa lugawan. Amen. Yun po kasi ang mahalaga eh. Yun po nga, yung pong reason kung bakit ka nagpapakasal. Eh, sa ngayon nga yata, ang nauuso sa kasalan ng, yung bang may part na yung babae tsaka yung lalaki ikakasal, meron pa silang parang mga love notes. Naka-attend na ba kayo sa ganung kasal na nagsasalita ang bawat isa ng mga promises nila, mga pagpapasalamat nila sa isa't isa, mga sweet words. Na meron pa nga talaga mga naiiyak na. Amen? O kaya, yung scenario na sabi nila, pagkapapasok na yung bride, huwag iiyak yung groom ha, kasi maghihiwalay yan. Ay, mga sinasabing ganyan. Sa ngayon, dapat tinatanggal na yan, yung mga pagbabasa ng mga sweet notes o love notes sa ikinakasal. Bakit? Eh kasi naman, hindi naman yun ang main reason. Tsaka wala naman dati yun eh. Na ikinasal kami, wala naman yun eh. Na kailangan, mahal kong asawa, maraming salamat. Hindi na kailangan na sabihin yun. Kasi sapat na si Kristo ang saksi sa pagmamahalan nyo. At saka ang mag-asawa, pag kinakasal sila, sila ay nangangako sa harap ng Diyos, commitment sa harap ng Diyos. Kaya kapag
Sinasabi nga ay sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, tanging kamatayan lamang ang makapaghihiwalay. Pero sa nangyayari sa atin ngayon, naghihiwalay ang mag-asawa. Yung bonggang-bongga yung kasal, tapos ilang taong lang hiwalay na. Amen. Nakakalungkot. Nakakalungkot ta. Gusto ng iba, divorce. I-approve ang divorce. Kapatid, gusto mo ng divorce? Wala pa ng divorce. Ang dami nga nagkakasala eh. Lalo na kung meron. Mapiutos naman ng Diyos dyan tungkol sa divorce. Pero hanggat maaari, di po ba? Hindi dapat. Bago natin pasukin ang buhay mag-asawa, dapat alam natin yung pinapasok natin. Kasabihan nga ng mga tatanda, hindi yan parang kaning mainit na isusuba pag napasok iluluwa. Natural. Magkaiba, nag-decide kayo na magpakasal, magsama sa isang bubong. Magkaiba kayo ng kinalakihan, magkaiba kayo ng gusto, magkaiba kayo ng pangarap, ng trabaho, ng kakayanan. Tapos, gusto niyong bumuo ng pamilya. Amen. Sabi nga po sa Marcos, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pero ang dami pong hiwalay ngayon. Nababanggit ko lang po ito kasi tungkol naman sa kasalan yung ating gospel ngayon. Sinasabi po sa atin ng Diyos na ang pag-aasawa dapat iisa. Nagiging isa sila. So kung may mga pagsubok man, dapat yung parehong pinag-uusapan. Actually, dapat hindi na resort, hindi last resort yung paghihiwalay eh. Hanggat nandyan si Kristo sa gitna ng mag-asawa, palagay ko naman yung salitang forgiveness. Yun ang aayos eh. Sabi nga, may kinakasal na matatanda na 50 years na silang golden anniversary na sila. Tinanong nung pare, bakit po kayo inabot sa 50 years? Ang sagot minis nung babae, kasi po marunong po kami magpatawad sa isa't isa. Kaya marami naghihiwalay ngayon kasi wala yung forgiveness. Yung pride. Na kahit yung mga, hindi nila iniisip, ang isipin ng kanilang mga anak. Amen. Alam nyo kasi, kung mahal nyo talaga ang mga anak nyo, mas isipin nyo yung kapakanan nila kaysa sa kaligayahan nyo. At kung mahal nyo ang inyong mga anak, ibibigay nyo sa kanila ang totoo nilang nanay, totoo nilang tatay. At kung talagang sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos na kapag kasal ka, hindi ka pwede makisama sa iba o makirelasyon sa iba kasi mortal sin po yun para sa ating Katoliko. Dinecide nyo na maghiwalay, di magtiis kayo, stay single mom, single dad. Amen, hindi yung pag naghiwalay, kukuha ng iba. Anong mangyayari? Kung yung pinakasalan mo na nga, hiniwalayan mo pa eh. Di mas lalo na yung hindi mo pinakasalan. Amen? So, ganito po ang talinghaga ng nauugnay din sa nangyayari sa atin ngayon. So, ang binabanggit na ikakasal dito ay ang kaisa-isang anak ng hari. Actually, yung hari, yun ang Diyos. At yung ikakasal na lalaki, yun ang Panginoong Jesus. At sinabi pa dito sa talinghaga, nagsugo yung hari o ang Diyos ng mga kanyang mga alipin. Kasi sinabi niya, invite nyo itong mga to. I-invite nyo. So, ginawa ng mga alipin. Amen? Pero ano bang ginawa ng mga inanyayahan? They say no. Inanyayahan ng hari o ng Diyos, no? Sa Diyos, yung mga eskriba, pariseyo, yung mga nakakilala, yung mga nakakaalam ng salita ng Diyos, tungkol sa Diyos, pero tinatanggihan nila eh. Kaya, ang sabi nung hari, sayang, ipinaghanda ko sila ng aking mga baka, mga pinatabang guya. Actually, itong hari na to, itong Diyos na to, ang Diyos natin, napaka-genesis niya. Kasi nung panahon na yun, ang mga hari, kapag nagbigay sila ng malaking piging, pinoprovide nila yung susuotin ng panauhin. Kasi doon sa kaharian, makikita mo yung magagandang suot ng mga bisita. Kaya nga napaka-generous ng hari nito sa talinghaga, which is yung Diyos din natin, na pupunta ka na lang. Wala kang dadaling regalo, pupunta ka na lang.
kung wala kang magandang damit o whatever, ipoprovide yun na nag-imbita. Pero inayawan pa rin. Parang ang ating Diyos, inihanda na niya ang lahat. Iniimbitahan na niya tayo na magbalik loob sa Kanya, na makinig ng salita ng Diyos, na mag-share ng salita ng Diyos. Pero we keep saying no. Amen? Everyday, nag-Facebook live ako. Ito, piging to. Piging to. Ito'y kasalan. Ini-invite tayo online na makinig sa ating mabuting Diyos. At ang Kanyang inihahanda, hindi mga physical na pagkain, kundi mismo ang Kanyang salita. Upang ang ating espiritu ay mabusog. Sabi nga ng Panginoong Jesus, nung siya tinukso sa ilang, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? Kaso, kapag ka mga ganitong gawain tungkol sa Diyos, ang dami nating reason. Sabi nga, kapag gusto maraming dahilan, pagka gusto maraming paraan, pag ayaw, sangkaterba ang dahilan. Ganyan ang nangyari sa talinghaga. At nangyayari din naman sa panahon natin ngayon. Pag i-invite mo, sister, attend ka naman sa ganito, Bible study. Uy, simba naman tayo linggo ngayon. Uy, basa naman tayo yung Bible. Uy, nood tayo sa YouTube ng ganito, online mass, oh. Ay, sorry, busy ako. Ay, may gagawin ako. May lakad ako. Ay, hindi ako pwede. Amen. Kung ano pa yung pinakamahalaga na inaalok sa atin ng Diyos, yun ang inaayawan natin. Kaya dito sa kwento, dito sa talinghaga, nagalit yung hari. So, magagalit talaga ang Diyos. Ano ba? Inihanda ko na lahat, ayaw niya pa rin. Ano ba bang dapat kong gawin? Eh, yung pinaka-the best na handa ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano yun? Ang Panginoong Jesus na inialay ang kanyang buhay para sa ating makakasalanan. Ayaw pa rin natin tanggapin. Amen? Ano pa? Yun ang pinaka-handog ng kordero, ang kordero ng Diyos. Kaya, nagalit ang hari dito sa talinghaga. At syempre, ang Diyos nasasaktan siya sa ginagawa natin hindi pagpansin sa Kanya sa bawat araw. Na pinababayaan natin na enjoy tayo sa mga material na bagay. Siguro nga, mas may time pa tayong magpunta sa mall at mamasyal. Baka mas enjoy pa tayong manood ng pelikula sa Netflix. Habang kumakain ng mga paborito nating chicheria. Pero yung makinig sa mabuting balita, ayaw. Amen. Kaya ang sabi nung hari dito sa linghaga, o sige, ayaw nyo, tawagin, lumabas kayo, inutusan niya yung kanyang mga alipin. Tawagin nyo ang lahat ng tao. Makikita nyo mabuti o masama at sila yung papuntahin nyo rito sa kaharian. At gayon nga ang nangyari. Hindi na nga inoohan yung mga nag-invite, yung nag-invite, ay pinapatay pa yung mga nag-invite. Yung sinugo ng hari o sinugo ng Diyos. At sino yun? Yung pastor, ay yung mga propeta, yung mga hari. Sa panahon natin, yung mga pastor, mga pari. Amen. Pinapapatay pa. Ginajudge pa. Amen. Sa sobrang bait ng Diyos, minsan, matasabi natin sa ating sarili, deserve ba ng God ang ganun? Hindi. So, nangyari ay napuno ang bulwagan. Kasi ayaw namang pumunta ng mga talaga inimbitahan eh. Ngayon, dumating yung time na tinignan ng hari at daming bisita. Nakita niya doon yung isang taong hindi nakadamit na pangkasal. Kasi nga, di ba sabi ko nga kanina, kung halimbawa wala kang damit pangkasal, bibigay naman yun ng hari bago ka makapasok sa bulwagan. Binigay doon sa walang damit na pangkasalan, kaso hindi sinuot nung taong yun. Eh, nakita siya ng hari.
Kaya itinanong sa kanya, kaibigan, bakit ka pumasok dito na hindi nakadamit pang kasalan? Ang nangyari lang, hindi umimik yung tao. Kaya't ang sabi nung hari, nag-utos siya sa kanyang mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. So, alam ba tinutukoy dito ng hari ng Diyos? Itatapon sa, ano yung tinatapon sa niya sa labas? Sa impyerno mismo yun. Sa kadiliman, yun ang tinutukoy. Kasi inimbitahan ka na nga doon sa kaharian eh, which is nagre-represent ang kaharian ng Diyos eh. Eh, hindi ka pa rin umayos. Amen? Alam niyo po, ang gusto talagang iparating sa spiritual message ni Lord sa atin, when it comes to sa damit, but hindi siya nakadamit pang kasal, tayo yung luma nating pagkatao. Yung bang in-offer na ni Lord yung langit, yung kanyang salita, yung in-offer na yung mas makakabuti sa atin, pero gusto pa rin natin yung damit natin gutay-gutay, butas-butas, luma, kubukupas. Mas gusto natin sinusuot yun kasi komportable tayo. So yung mga lumang damit na yan, yan yung mga kasalanan, ayaw pa rin natin iwanan, ayaw pa rin natin itapon. At in-offer na nga tayo ng bago, at yung hindi lang, yung galing pa mismo sa Diyos, nakaligtasan. Gusto pa rin, masaya pa rin tayo sa luma nating ginagawa. Paglalasing, mga galit na hindi natin makatawad yung ating kapwa. Lagi tayo nasa old life natin. Samantalang ang gospel, lagi siya nag-o-offer ng new life. Bagong pananamit, bagong pagkatao. Sapagkat sino man ang nakisa kay Kristo, ay hindi na siya yung dating siya. Iba na dapat. Bagong pagkatao na dapat. Amen. Kaya nagagalit ang Diyos sa ganyan. Ikaw, malamang may anak ka lang eh. Gusto mo ba yung anak mo, masama yung ginagawa niya? Pinapangaralan mo na nga ng mabuti, masama pa rin yung ginagawa? Siyempre, hindi. Amen. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Tama yun. Kapag tayo, actually lahat tayo tinatawag na magbalik loob sa Diyos. Lahat naman tayo imbita eh, mabuti at masama nga eh. Pero kapag ikaw ay na-assign na as pastor, as preacher, as pare, pagbutihin mo na yung dedication sa Diyos. Kasi hindi lahat tinatawag para mangaral ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng magandang boses ay natatawag para kumanta sa choir, sa simbahan. Hindi lahat ng magaling sumayaw ay natatawag para sumayaw sa Panginoon. Hindi lahat ng composer ay nakakompose ng mga awitin para sa Panginoon. Amen? May kanya-kanya tayong skills, talent. Kaya pag nahirang tayo, mapalad tayo. Na kahit makasalanan tayo, sino tayo para tumayo sa gitna ng mga tao? Para mag-Facebook live, para magpagamit sa Panginoon. Sino tayo? Ay, makasalanan tayo. Pero napakalaking pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Pinipili ng Diyos ang mga mahihina, ang mga makasalanan. Para pang nagbago ito, mas makita ang kanyang kaliningan, ang kanyang kapurihan, ang kanyang kapangyarihan. Yung bang dating kapitbahay mo na lasinggero, babaero, tananakit ng asawa, biglang nagbago dahil sa nagbalik loob sa Diyos, pakikita mo, nangangalan ng salita ng Diyos, nagtutulong na sa kapwa, nagmamahal na sa pamilya. Amen? Kaya kapag hinirang ka. Dapat lang talaga tayong maging masunurin sa kalooban ng Panginoon. Kamukha ng mga nahirang na propeta at hari ng panahon ng mga Old Testament. Kung tutusin, naalala ko si Jonas. Siya ay hinirang na pumunta sa Nineveh para pagsisihin yung mga tao doon. Pero hindi niya sinunod. Amen? Pero at the end of the story, sinunod din naman niya. Napilitan na siyang sundin. Tapos parang nagalit siya kay God na, papupuntahin mo ako dito. Kinain pa ako ng malaking isda, tapos patatawarin mo din pala. Kasi ganun ang Diyos eh. Mapagpatawad siya. Amen?
At alam ng Diyos, sigurado akong alam ng Diyos na kapag dilagay ka sa ganyang kalagayan, alam niyang ikaw yun. Yung kahinaan mo, gagamitin niya para maging kalakasan mo. At kapag hinirang ka ng Panginoon, siguraduhin mong ang Diyos ang naitataas. Ang Diyos ang binabibigyan papuri. Kasi may malungkot mong isipin, may mga ngaral na hindi na ang Diyos ang naitataas. Nagiging pera-pera na lang ang gawain. O kaya, yung pagiging pastor niya, pari niya, ginagamit niya yun para itago yung kanyang masasamang ugali o kasalanan. Eh, hindi naman tayo makakapagloko sa Diyos. Sayang naman, di ba? 10 taon, 20 taon ka na naglilingkod, tapos ganun pala, hinahide mo lang. Para mapaniwala mo yung mga tao. Amen? So, kung tayo ay iniimbita araw-araw ng Diyos, dapat lamang na tumugon. Kung di ka makapagsalita, mag-share si God, makinig, magsimula, matututo tayo sa pakikinig. Amen? And of course, napakadali na nga talaga na dumalo sa piging na yan. Naalala nyo ng pandemic, no? Tayo eh, na online mass. Kasi pandemic. At ngayon wala ng pandemic, ituloy natin yan, yung pag-online ng mabuting balita na i-share sa iba. Amen? O baka naman hanggang ngayon, nag-online pa rin kayo. Ang pagsisimba po ay kailangan personal. Pwede na po tayo magsimba ng personal, mapunta ng personal sa simbahan. Baka nag-online pa tayo, ha? Ang sinasabi ko lang po, mga gawain online tungkol sa Diyos, pwede po natin pakinggan yan. May matututunan po tayo. Amen? So, kailangan lang natin maging akma yung ating ginagawa sa ating pagkatao. Kung tayo ay pare, kailangan kumilos tayo bilang pare. Kung tayo ay bilang abogado, kumilos tayo bilang abogado. Hindi yung kapag tayo ay nagagalit, nawawala yung pagiging edukado natin. Amen? Kaya nga, di ba, maraming mga nagaganap ng mga awayan. Kasi pagka, kahit anong taas ang pinag-aralan mo, sa totoo lang, mas mahalaga pa rin yung ugali ng tao, Taas nga pinag-aralan mo, barumbado ka naman pala pagka nagagalit ka. Amen? So, kailangan patuloy nating isipin na ang pag-invite sa atin ng Diyos sa kapiging, mapasimbahan man yan, o mapa-online man yan, isa lang ang gusto ng Panginoon. Tayo'y pumunta. Tayo'y umuo kasi pupunta na lang tayo. Makikinig na lang tayo. Handa na lahat. Handang-handa na lahat. Amen. So, para, bakit kailangan umatin ng kasalan na yan? Kasi, may darating muling babalik ang Panginoong Jesus anytime. Parang magnanakaw. Ito yung tinatawag natin, final coming. Meron siyang first coming, second coming, mas maganda siguro sabihin natin final coming. Kasi pag second coming, may third, may fourth, may fifth. Final coming. Kung saan, di ba, kukunin na niya yung babaeng papakasalan niya. Kasi yung final coming ni Jesus Christ, siya yung lalaking ikakasal sa atin, sa kanyang iglesia. Kakakasalan niya ang mga totoong nagmahal sa kanya, nanampalataya sa kanya. Hindi ba kung tayo yung babae na ikakasal, excited tayo na kung darating na yung boyfriend ko, papakasalan na ako, ang ganda ng inihanda niya. Kaya parang hindi dumadating ang Panginoong Jesus kasi maaaring inihanda pa ng Panginoon yung talagang napakaganda. Sabi nga, hindi pa nakita ng mata, hindi pa naisip ng ating isip, no? Hindi pa nakita ng ating mata, narinig na ating tenga. Sumagi sa ating isip, ang inihanda ng Diyos para sa mga totoong umiibig sa Kanya. Kapag dumating na ang Panginoong Jesus, tayo ay dadalhin sa Kanyang kaharian. Amen. Kaya kailangan, yung damit nating pangkasal ay akma sa darating na bride. Nag-groom pala. Kailangan nagsisimula na tayo ngayon. Kasi kung i-close natin ang ating spiritual ears,
spiritual, physical ears lang yung pagpagaganahin natin. Marami tayong madidinig dito sa mundo. Dito sa mundo, ang madidinig mo, iimbitahan ka na magkasala. Iimbitahan ka na mag-drugs kapag may problema ka. Iimbitahan ka na hiwalayan mo yung asawa mo kasi hindi na kayo magkasundo. Iimbitahan ka na mag-nakaw kasi gipit ka na. Ang daming imbitasyon ng demonyo. Pero mas maraming pumupunta doon. Kasi nagpa-party-party sila doon. Kasi ano doon, walang limit ang kasayahan doon na nakakapagpasaya sa katawang lupa. Amen. Kaya dapat maging matala sa ating pakiramdam. Kasi kapag dumating na ang final coming at tayo hindi pa rin nakasuot ng damit pangkasalan o bagong pagkatao natin, itatapon tayo sa impyerno. Gusto pa ba natin na nasa impyerno na tayo? Ako sigurado ako. 100% akong sigurado na kapag tayo pare-parehong napunta sa impyerno na walang gadgets, walang pera, walang posisyon, walang makamundong bagay, tanging ang Diyos lang ang kakapitan, lahat magbabalik loob. Lahat hihingi ng tawad. Lord, I'm sorry. Nung nabubuhay ako, hindi ako tumalima sa invitation mo. Lord, I'm sorry. Magbabago na ako. Please, last chance pa. Hindi na. Hanggat nabubuhay po tayo, ito na yung last chance. Ang bawat oras, last chance na. Sabi nga, ang bawat araw should be, isipin natin na last day na natin. Parang pinagawa na natin yung the best natin. Amen. Kung naghahanda ang Panginoon para sa kanyang final coming, dapat masigit tayong naghahanda sa kanyang pagbabalik. Dapat kapag nakakarinig tayo ng Word of God, ng Gospel, nabubusog ang ating espiritu. Meron tayong tinatawag na fighting spirit. Ano yung fighting spirit? Yung mga tipong nanghihina na yung katawan mo sa trabaho, parang nanghihina na yung katawan mo sa mga sakit, pero lumalaban yung espiritu mo. Kasi alam mo, yung inihanda ng Diyos, hindi physical na pagkain, kundi spiritual na pagkain. Na inihanda sa atin. Amen. Nawa, mapagnilayan po natin itong talinghaga sa kasalan. Kasi para po sa atin to, huwag natin ipagmamalaki na tayo naglilingkod sa Panginoon. Kasi tayo eh, kanyang servant eh. Ang gawain lang natin ay sundin ang kanyang kalooban. Kung kaumay ng ngaral ng salita ng Diyos, hindi mo yan dapat ipagmalaki. Hinihiram lang natin yan sa Panginoon. Amen. Yung bang magpakain ka na yung mga tupa, hinihiram lang natin yan sa Diyos. Wish natin na tayo ay makasal na sa ating Panginoong Hesukristo. Para, sabi nga eh, kumbaga sa fairy tales, and they live long ever after. Ikaw ba? Gusto mo bang pakasalan ng Panginoon? Nasa Kanya ang lahat ng katangiang hinahanap natin. Walang papantay sa Kanya. Pero sana, kapag ini-invite niya tayo magbalik loob, pag ini-invite niya tayo magpatawad, pag ini-invite niya tayo na ibigin ng Diyos na higit sa lahat, sundin ang Kanyang mga utos, just say yes. Without any reklamo, without any questioning, kasi yung papakasalan natin, ipoprovide lahat ng kailangan natin na hindi maibibigay ng mundo o ng kahit sino tao. Tayo po ay manalangin. Ama sa langit, muli, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkakaloob mo upang mapagdilaya namin ang tinighaga sa kasalan. Tunay nga, Panginoon, na ikaw isang Diyos na hindi nagbabago. Nawa, magdamit kami ng bagong pagkatao. Tulungan mo kami, Panginoon.
marinig ang iyong tinig. Salamat, sapagkat nakikita na namin ang hindi namin nakikita noon. Naririnig na namin ang hindi namin naririnig noon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Idinadalangin ko po ang mga taong nasa sadlak pa rin sa kasalanan at kahinaan nila. Lord, in Jesus' name, bigyan po pa rin sila ng patuloy na awa na magbalik loob. Naniniwala ako na minamahal mo ang mga nilikha mo at ang kasalanan lamang ang iyong kinamunghian. Idinadalangin ko din po ang mga may sakit, physically, but especially ang spiritual illness. Ang gusto mong pagalingin, Panginoon. Ano man ang nararamdaman natin in Jesus' name, ito'y gagaling. Manalig tayo at magtiwala sa Panginoon. Higit sa lahat, tingin natin ang mga kagalingang espiritual, ang mga bunga ng banal na espiritu. Itinadalangin ko din po ang kaguluhan sa ibang bansa, sa Israel. Lord, marami ng buhay ang nasawi. Dalangin ko, Panginoon, ito'y matapos na. Kahabagan mo kami. Yes, Lord, nami pa rin nagkakasala, pero nawa ang mga taong magtitiwala sa iyo at naglilingkod, alam namin pakinggan mo ang aming mga dalangin. At muli pong bibigyan ng pagkakataon ang mga taong patuloy pa rin nineneglect ka. Dinadalangin ko din po ang makakarinig ng mabuting balita at ang kanilang pamilya. Ingatan mo, Lord, ang kanilang kalusugan. Dinadalangin ko po na nawa, patuloy mo silang bigyan ng karunungan, Panginoon, na sumunod sa iyong kalooban. Ang magbahagi ng iyong mabuting balita, bilang isa rin na rin sa pagpapasalamat. Dinadalangin ko, Lord, ang aming bansang Pilipinas. Ang mga sakuna na darating pa, Lord, i-protect mo po kami. Ang mga taong nasa politiko, nasa gobyerno namin, Lord, nawa, wag silang magnasa ng pagkukurakot, bagkos maisip nila na ang kanilang pagsiservisyo, Panginoon, ay pagsiservisyo din sa iyo. Bigay natin ang ating panalangin sa Diyos, mga panalangin na kung saan kahit din natin sabihin, alam ng Panginoon, pero laging ang kalooban ng Diyos ang makapangyari. Lord, dinadalangin ko din po ang aking asawa na si Anthony na may kaarawan sa araw na ito. Pagpalain mo siya, Panginoon. Maging daluyan ang iyong biyaya papunta po sa amin. I-bless mo siya sa kanyang gawain, sa kanyang paglilingkod. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng isang tatay dito, asawa, sa aming pamilya na napakabait, responsable. Napakapalad ko, Lord, sa pagbigay mo sa akin ng taong ito. Ingatan mo ang kanyang kalusugan, Panginoon. Inilapit ko siya sa iyo. Isang kayamanan na hindi ko ipagpapalit kahit kanino. Kayamanan namin ang aming mga anak. Ang kanyang kaarawan ay magdulot nawa ng panibagong pagkatao sa kanya. Maraming pong salamat, Panginoon. Pagpalain mo po siya. At sa lahat ng mga may kaarawan, gayon din na ay pagpalain ka ng, kayo ng Diyos. At sa lahat ang mairarigalo natin sa Panginoon ay ang ating bagong pagkatao. Sa bagong buhay na ipinagkakaloob sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming painturo sa tukso at sadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at na Anak na Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Napakabuti mo. Pinapaalala mo ulit sa amin na bagong pagkatao na huwag namin isinabi ang invitation mo sapagkat ikaw sa Diyos na mabuti. And of course, kung hindi nyo naumpisahan itong Sunday Gospel, pwede nyo namang i-replay pati yung mga nakaraang gospel. Punta lang po kayo sa aking Facebook account at YouTube account. Type nyo lang po yung Angelica Duarte, Duarte. At yung pong YouTube account, pakisubscribe na rin po para patuloy nating maipalaganap ang mabuting balita. Amen. And of course, kung meron po kayong mga prayer requests, pwede nyo po akong i-PM para maisama po natin sa live na prayer natin. Sa okay, gusto nyo magpa-add sa group chat namin sa Word of God.
Amen. So, maraming pong salamat. And bukas, may ipagkakalaw sa atin ng Diyos ang October 16, 2023, ang magiging guest preacher natin ay si Brother Raytan. Alas 6 uli ng gabi. Amen. Sama-sama po tayong iniimbita ng Diyos upang laluhan ang kanyang online piging, ang Word of God, Daily Gospel. Purihin ng Panginoon, huwag natin kalimutang magsimba at magpasalamat, humingi ng tawad sa Panginoon. To God be the